So the EHABLS course is designed for healthcare professionals, okay? So healthcare professionals, hindi lang sinabing doctor or nurse. So all practitioners in the healthcare field. And sa ibang bansa nga, other personnels who need to know how to perform CPR and other basic cardiovascular life support skills in a wide variety of intra-facility and pre-hospital settings, okay? So, example, yung mga crew ng airplane, okay, may mga iba doon na nagtitake ng BLS kahit hindi sila healthcare practitioner. Bakit? Kasi kailangan yun ng kanilang profession just in case may nag-collapse sa aeroplano at nasa kalagitnaan sila ng kanilang flight. Okay, so at least merong mga pwedeng magbigay ng unang palunas or kaya nga tinawag siyang basic life support. Okay, from the word itself, life support, you can save lives if you are trained to do itong BLS. Okay, so itong training na to, pag nag-training kayo, take it seriously kasi kukunin nyo itong training na to para just in case magamit mo in the future at may chance na pwede ka magpagsalba ng buhay, is magagamit mo. Hindi mo titi-take just for the certification. Pangalawa na lang dapat yun. Okay? It's just supposed to be the second reason. Of course, the certification, the ID, the credential. But the main purpose of this is you are taking BLS because since you're a healthcare provider, it is one of your responsibility to save life. Okay? The moment na kailanganin, so at least you are trained. Okay, so what does this course teach? So you are going to learn on how to do high quality CPR or cardiopulmonary resuscitation para sa adult, children, at infant. The AHA chain of survival, specifically yung BLS component. You will also learn how to use the importance on early utilization of AED. Wait lang. You will also learn how to do effective ventilation, o yung pagbibigay in layman's term to give a rescue breath. You will also learn the importance of team in multi-rescue resuscitation and performance as effective team member during multi-rescue CPR. And you will also learn itong relief of foreign body or choking. Ito ituturo mismo doon sa training itself. Okay? But sa akin, ang cover ko lang is yung main, yung pinakamaraming concept ng BLS. Part lang ito lang. Because there are too many vintage buildings, antique buildings, you know, like from the past. Okay. So what are the tinatawag na chain of survival to deliver a high quality chest compression to circulate oxygen to the brain and vital organs? Third is to know when and how to use an automatic or automated external defibrillator, as well as to provide adequate ventilation and understand how to work with other rescuers as a part of a team. Right now I have only 4 viewers. Yeah, but if you will try to find share, click on that share. Ayan, okay. So, yung pinaka-approach na aaral natin dito is ito. First is yung scene of survival. Dapat may idea ka rin kasi ang BLS, dalawang part yan. You have a written exam plus meron kayong practicals. So, kailangan may pasamubok para ma-certify ka. So, yung mga concept na nandito is yun ito mga common na matatanong sa exam at ipapagawa sa inyo sa practicals. Okay? Then, we'll also learn the checking of responsiveness and pulse. The CAB method. CAB stands for circulation, airway, and breathing, and the post-resuscitation care. Yeah, it's there on the page. Okay, so bakit ba siya tinawag na cardiopulmonary resuscitation or CPR? Diba, for narinig niyan, diba, CPR, o sinag-CPR daw sila, sinipR si ganito, or kailangan niya CPR. So ano ba ang ibig sabihin ng CPR? Dun sa acronym niya mismo is nandun yung cardiopulmonary. Okay?
Cardio represents the heart and pulmonary represents the lungs. Okay? Resuscitation is to revive. So, in short, this is an emergency life-saving procedure performed kapag nag-stop mag-beat yung heart. Okay? So, ginagawa yan kung ang isang tao nag-collapse, tumigil, tumibok yung puso niya at kailangan mong i-restart, you're going to do CPR. Okay? And the two main organs that is involved for your CPR is your heart and your lungs. Magkakonekta yan. Bakit? Kasi you need to circulate blood to be able to deliver oxygen to the other vital organs of the body, which is the brain and the other organs. So, paano dadaloy ang dugo kung tumigil, tumibok yung puso? Take note, kung maaalala ninyo sa mga lessons natin sa vital signs, na ang trabaho ng heart is to pump blood. Tama? So, if the heart stop pumping blood, so walang dadaloy na dugo. So, in CPR, what you're going to do is to revive the function of the heart as well as the lungs para magkaroon ng flow ng blood. Okay. So, how are you going to do that? So, of course, you need to do chest compression. Okay? Pag sinabi mong CPR, hindi lang dapat basta-basta CPR. Take note of the word. Madalas to na favorite tanongin yan sa exam, yung high quality CPR. Okay, pag may tanong, for example, na we're going to provide CPR. So, the CPR should be high quality, low quality, something like that. So, ang pinaka, of course, answer is, it's not just simple CPR, but it's supposed to be a high quality CPR. Okay? So, what does high quality CPR means? Ano ba ang ibig sabihin ng high quality? So, parang namimili ka din dyan ng bag, ng sapatos, matibay, okay, di ba, ganun? So, high quality. So, dapat yung compression mo din should be, yung CPR mo is high quality din, which is supposed to be, there's a compression, chest compression fraction, more than 80%. Okay, ano yung maintindihan yan later? Yung compression rate, yung bilis ng pag-push mo sa chest should create a 100 to 120 beats per minute na heart rate. The compression depth of at least 50 millimeter or 2 inches in adult and at least 1/3 of the AP or anterior or posterior dimension of the chest of infant and children, and there should no be excessive ventilation. Okay? Don't worry, i-discuss natin yan isa-isa para mas may intindihan ninyo. Okay, so ang unang-una is, you need to know first the chain of survival. Okay, ang chain of survival, magkaiba yan kapag ang pasyente is nasa loob ng hospital at dun siya nag-arrest, or nasa, na-witness nyo siya outside hospital cardiac arrest. Okay, for example, nasa ano ka na, pasyente nyo nasa facility, so nasa clinic, nasa hospital. So, pag sinabi mong chain of survival, ito yung step-by-step procedure na gagawin ninyo kapag naka-witness kayo ng pasyente nag-arrest. Okay? So, syempre, pag sa hospital, ang mga pasyente, minomonitor na yan. Okay? So, ang i-observe mo na lang dyan is either an early recognition and prevention of any deterioration. Okay? So, kunwari, no, napansin mo ng pasyente mo is nag-deteriorate, okay, at feeling mo papunta na sa arrest, then the next step that you need to do is to activate a emergency response, or tumawag ka ng code team or ng team na that would help you. Then kapag, for example, nag-arrest na, nag-collapse, at hindi na humihinga, tumigil na po, tumibok ang puso, then next would be high-quality CPR, then use of defibrillation, then kung nag-recover man or na-revive, then you will give post-cardiac arrest care and then recovery. So, yun ang chain ng survival. Pero kung outside, nasa mall ka, nasa grocery ka, biglang naka-witness ka lang nag-arrest, first is you need to call an emergency response team. Okay? So, meron naman yung mga emergency team, di ba? Mga EMS. So, tumawag kayo.
And then, kung alam mo mag-CPR at na-recognize mo na walang heartbeat yung pasyente, then CPR, defibrillation, advanced resuscitation, post cardiac arrest care, and then recovery. Okay. So, ang unang-una na kailangang alam mo kapag naka-witness ka ng any individual na nag-collapse, nag-arrest, is you need to check the responsiveness. Hindi ka na magsisipir agad eh, malay mo pala nahilo lang o ano, pero may pintig pa ng puso, alam ka na CPR mo siya, ang sakit nun. Okay, so the first thing that you need to know is you need to check the responsiveness. Okay, sa gising ba to, may malay ba to o wala. Okay, take note, ipapagawa sa inyo to sa practicals. Okay, pag sa adult, if you are checking responsiveness for adult, you need to tap the shoulders. Okay? Sa training, syempre English ang gagamitin ninyo doon. Ipapagawa sa inyo yan. Hey, are you okay? Right, tatap mong ganyan. Pero syempre, kung nandito ko sa Pilipinas, nasa Tagalog ka, syempre, ala nang mag-hey, are you okay ka? Depende sa'yo. Pero basta, you need to check the responsiveness by gently shaking the shoulder and asking, or, ma'am, sir, are you okay? Ma'am, sir, are you awake? So, syempre, kung may malay yan, sasagot yan. Or, meron mag-moon yan. Pero kung wala talaga, syempre, natural, wala. Okay? Then, check responsiveness. So, dalawa lang ang sagot dyan. No response or with response. Pag infant naman ang pasyente ninyo, how you going to check responsiveness is to tap the feet of the baby. Sa training, magsasalita ka pa rin. Baby, are you okay? Siyempre, di na masasagot yung baby ng yes or no. Anong sagot niya? Either iiyak, magmumun, okay? Or wala. Okay? Pero paano yung i-check ang responsiveness is doon sa sole ng feet ng baby. Tap niyo, okay? Huwag naman, hey, baby, baka naman sobrang light naman tap niyo. Hey, baby, are you okay? Okay, so, kailangan naman, meron, ano, lakas naman kahit pa paano para maan talaga, ma-check yung responsiveness. Okay? So, ganyan paano mag-check ng responsiveness. So, let's say, walang response, hindi umimik, walang, hindi sumagot yung tao na sinikan mo ng responsiveness. Anong next na gagawin mo is, i-check mo ang pulse, then i-observe mo kung humihinga. Gagawin mo yan ng magkasabay. Okay? Then, take note, checking of pulse should not be less than 5 seconds and should not be more than 10 seconds. Okay? Checking of pulse, check mo ang pulso. Saan ka mag-check ng pulse? Pag adult, lagay mo yung kamay mo sa carotid pulse. Okay? Just below the mandible, slide lang isang inch. Check nyo. Kapag children, pareho lang, take note, madalas to sa mga tanong, carotid pulse, children, adult, carotid pulse. Okay? Infant, brachial pulse. Gets? Infant, brachial pulse. Okay. Habang sinicheck niyo po yung pulse, tignan niyo na rin yung chest kung may rise and fall, kung humihinga. Okay? Usually, ang pasyente na on cardiac arrest na walang pulse, automatic hindi humihinga yan. This one, okay, mapapansin nyo, hindi humihinga. Pero minsan, may mga pasyente na may pulso, pero hindi sila humihinga. You can choose. Pag ganun, mamagsisipiar ba ako pag may pulso? Hindi. Magsisipiar lang kayo kapag walang pulso. Naintindihan? We're going to only perform chest compression kapag walang pulso. Pero may mga ibang pasyente kasi na may pulso sila, pero hindi sila humihinga. So, may mga ibang pasyente na i-reposition mo lang yung airway, hihinga na yan. Or pwedeng bigyan nyo sila ng rescue breathing, hihinga na sila. Okay? Okay, so basta, isipin natin nag-arrest. Ano unang gagawin nyo? Check ng responsiveness. Okay? Nagre-response ba o hindi? Pangalawa, mag-check ng pulse at mag-check ng breathing. Okay, let's see, wala pareho yun, absent. Then, ipa-perform nyo na yung CAB ninyo. CAB stands for compression, airway,
and breathing. I-discuss po muna natin to isa-isa, then pag natapos tayo, may isang video na yung gagawin muna siya ng buo. Okay? That is what are we going to do. So first is the C. C stands for your compression or chest compression. Okay? L stands for your airway and B stands for breathing. So gagawin natin to isa-isa. Kailangan hindi lang kayo magaling mag-compress. Kailangan alam nyo din mag-open ng airway. Alam nyo din magbigay ng rescue breath. Kasi it will be useless kung ito lang ang alam mo. Hindi CPR yon. CPR is composed of the three. Take note, cardiopulmonary. Pag itong C, you are targeting the cardio or the heart. Itong A at B, targeting the lungs. Okay? So, kung isa lang dyan ang alam mo, useless. Hindi CPR. C ka lang. Okay, so let's go first to the C. C stands for, again, compression. Okay? So, take note, you need to have a high quality compression. Hindi lang basta-basta compression. Compression is the pushing of the chest. Okay? So, concept muna tayo. Kasi, hindi nyo magagawa sa practicals kung hindi nyo alam yung concept. Okay? So, kailangan alam nyo muna yung theoretical concept. First is, ano ba ang purpose? Bakit ka nag-compression? So, this is to restore a partial flow of oxygenated blood to the brain and the heart. Okay? Kailangan makapag-pump ka ng dugo papunta sa utak. Okay? Para ma-restart. Okay? Ma-charge ulit yung brain. And mag-circulate yung dugo. Then, high-quality chest compression means providing compression at, take note, dapat tama yung lalim at tama yung bilis. Baka naman, sobrang lakas, sobrang lalim, nawarak mo na yung ribs ng pasyente mo. Or baka naman sobrang shallow, napakababaw, at hindi